samahan niyo po ako ngayon sa aking tour, day tour. Today, we'll have a wonderful kayaking sa Jordan River. At mahalaga ang Jordan River, lalo na nung panahon ng Bible or ng Old Testament, no, maging ng New Testament. So, this is the total land map of Israel, no? And take note, meron lang siyang 22,145 square kilometers. That is the total land area of Israel, okay? Sabihin niyo kung mabilis, ha? Babagalan ko para sa inyo. Okay, so 22,145 square kilometers ang total land area of Israel. So, mula sa taas, or yung pupunta natin, Golan Heights, no? Pagkatapos, hanggang sa baba, yun yung total land area. Hanggang sa southern part or sa Eshon Gever or Ilat na tinutukoy. So, isa-isayin natin para mas maintindihan nyo, no? Dito sa taas, this is the northern region. Copy ba sa likod, sis? Naintindihan nyo sa back? Opo. Okay. Sa taas, this is the northern region or at the same time, dito sa gitna, ito yung central and dito sa baba na to, ang southern part of Israel. So, northern, central, and southern part. Na, magsisimula na kami! Magsisimula na kami! Magkayak! Ito na yung ticket! Dumating din after 40 days! After 40 days, dumating yung ticket. Sayang ang oras. Ayun na, mga kasama namin. Ayun na. Ayan na 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 na. Ayan. Wala pong tiket, walang ayuda, sabi. Wala ayuda. Yung nga, ano. Thank you. Ano binintay na? Ayuda. Nag-vlog ka ba? Anong GoPro yan? Anong GoPro? Hindi, sports cam lang. Sports cam. Ang tagal naman ang aming ayuda. Ano ba naman to? Iba ba yung ayuda? Sobra. Hindi na sinabi may palibreng jacket. Hindi naman sila. Iyan, nagawa wala na po kumukuha ng mga ayuda. Paglit lang. Itong group leader na rin. Pagbigay po, so kuha nila yung reaction sila. Okay? All in line, individual ticket, individual life vest, and all in line, please. Para mabilis tayo, okay? Yes! Dalawa nang din dyan. Orange sila. Ito na yung blue. Nauli na tayo sa ayuda. Ayuda. Wala na kami. Wala na, wala nang bigas to. Wala na. Wala na. Dalawang isa. Ito may ayuda na ako. Diyan na kita. May ayuda na ako. Did you even take one? HL, kwa, anong color ka? Boy. No, you have to hold it. Sa bata ba yan? Anong color ba sa atin? Ah. Madali, dali, dali, dali. Pukuha nga ako, Neng. Hindi, likod dyan. Tanga, tanga. Ay, sorry! Sorry! Orange. Ito po yung aming mananagwan. Ani, ani, ani. Ay, ikaw. Ito po, isa pang mananagwan. Sub, rep, sub. Uy, uy, malaglag ka. Ako? Sumpad lang kita? Akin na. Pagkatapos nyo na ng binabangka nyo ang malayo-layong bangkain yun, kukunin nyo na yung picture nyo dyan. O, oh, ayan o. Oh. Tingnan nyo doon. Tapos remember the number. Sabi nyo sa kanila. Nakakapagod. Kapagod dito. Ngalay sa kamay.
Nakangalay, di ba? Enjoy naman. Basang-basa eh. Ba't parang ikaw? Ay, kala ko, hindi ko basa eh. Paano to sa likod mo, plastic? Ito ang potobot. Doon yung pinaka-final. Maraming activity dito. Pwede kang mag-wall climb. Ayan. Oh, marandi lang basta kayaking. Maraming activity pwede gawin. Ako nakapikit naman. Ba't pinag-alit mo yung kanina? Dapat pinag-alitan natin yun. Magalang lang. Sige. Kala niyo siguro number one, number two tayo. Ano masabi mo? Marag kami. Masaya naman. Kahit nga rag. Aray ko, sakit sa paa. Uy, ka lang dyan, ikaw magbuhat? Yeah, yeah, yeah. Ba't yung mga kami tinitignan? Wala kaming chinelas. Yan na. For to buy. Yeah. Oh, maglobot na ako, sakto. Buti, nagdala kong ano. Panty. Dito ba tayo galing kanina? Oo, dito. Nasarado kanina. Ah, yung close kanina. Gusto mo papigil yung sa Isla ba, no? Ay, oo. Nagkadali, doon tayo. So, ayun na. Last look. Where's my cellphone? Baka gusto mong ibigay na. Ah, cellphone mo pala yun. Streamer. And it will close final in the lowest point to be considered, which is Dead Sea. So, direct, mamaya papakita ko sa inyo bakit yung Jordan River diretso sa Dead Sea. O, di ba? Na-confuse kayo, no? So, in our right side, nandiyan ang Sea of Galilee or Kinneret. Of course, the highlights of the ministry of God, which is 70% to 80%, ay nangyari po yan sa Sea of Galilee. Yung tubig doon, no? Dito sa right side natin doon. So, that is Sea of Tiberias or Sea of Galilee. And look at the beautiful flowers. That is only sa summertime nabubuhay. Pagka winter, iba po yung bulaklak dyan, kulay dilaw. No? So it blooms just like now. Parang yung mga favorite color nyo, no? Ang ganda. So that is wildflowers living in the free of the land of passion here in the northern and upper Galilee. So left to the right, no? At makikita nyo rin ng Nimrod Fortress dito, no? Maganda rin po doon. Kaya lang sobrang init, baka mapusyaw yung ganda nyo. Lalo kung nagsasabon ka pa at ikapaganda, no? Ay nako, sorry na lang talaga ngayon. So mamaya ikikwento natin sino yung Lado Basha, no? For the meantime, mag-cherry picking muna tayo. Baka mabudol-budol na kayo, wala lang pumasok sa utak. So welcome to the Lado Basha or the Biblical Basha or Golan Heights in the modern time and Gaula 90s during the Roman times, no? Tatlo yung pangalan niya. So Gaula 90s o Gaula 90s sa panahon ng Romans, sa panahon ng modern ay Golan Heights, at sa panahon naman ng Bible o ng Old Testament, this is the land of Bashan sa Book of Numbers and Deuteronomy in the Old Testament. Ang Hermon from Tel Aviv, it takes 4 hours, no? Pero dito sa Golan Heights, 3.5. So tingnan po ninyo the land of milk and honey. And itong Golan Heights, no? Ito yung lugar na kung saan pinili ng half-tribe ni Manasseh, yung anak ni Joseph, no? Bakit? Yung half-tribe o yung east tribe o Manasseh kasi mayaman ito. This is fertile. At the same time, ito po ay the dairy capital or cattle capital nung panahon ng Bible o ng Old Testament. Ito ay cattle capital o cow capital or pero maraming oak na matatagpuan dito at maraming milk, honey at especially of course grapes ay nandito po yan sa land of Bashan. Okay? So dito sa kabila yung Caesarea Philippi or Banya Spring kung para sa inyong kalaban ang nangyari naman dyan dyan sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Simon Peter, sabi niya sa mga disciples, sa mga tao, para sa pagkakilala ninyo at sino ako para sa inyo. Pero nung tinanong ng Panginoong Jesucristo si Simon Peter, sabi niya, sino ako sa iyo para sino ako para sa Simon Peter? Ang sabi ni ang reply ng Panginoon,
kay Peter, no? At may kinatawagan siya doon. Sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos. You are the son of the living God. Yun ang sinabi ni Simon Peter. Ang reply ng Panginoon, sabi niya, dahil kilala ni Peter ang Panginoon sa you are the rock. Kumbaga, inilintulod ng Panginoong Jesucristo si Peter. Bakit? Sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church and the gates of hell will not prevail. Bakit kasi sinabi yun? Kasi yung Cesarea Philippi o Banyo Spring, that is the place kung saan wini-worship ng mga Canaanites during the time no way back yung half-human at half-goat na si Pan. Okay? At doon sa cave ng Cesarea Philippi, ino-offer yung mga sanggol at kung ano-o na pa para kay Pan na sinasamba nila. So parang ano yun, para talagang siyang hell. Maririnig mo yung huni, iba-ibang songs doon, and descriptions, no? Na nakasulat sa Bible. Pagkatapos, they worship, they gave offering doon kay Pan, yung half-human at half-goat doon sa Cesarea Philippi. Kaya, sabi ng Panginoon, nung siya'y nagmi-ministeryo dito sa Norte, mula sa Bethsaida, papunta dito hanggang sa Hermon, sabi niya, upon this rock, I will build my house so that the gate of the hell will not prevail. So, from that, inhalintulad ng Panginoon si Peter at yung mga ginawa ng mga Canaanites doon ay na-demolish during the time mo. Hindi lahat, pero may talagang nagkatotoo pa rin yung ginawa ng Panginoon si Cristo doon niya sa Cesarea Philippi o sa Banyo Spring na tinatawag. So, ito ang baba na tayo down, yung wadi, nagagaling yung tubig na yan from Mount Hermon pababa. Descending tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. So, dahil mainit ngayon, walang tubig sa Mount Hermon, yung snow na natupunan, no? Ang meron dyan, yung source ay yung Banyo Spring at yung the Nature Spring pababa hanggang Sea of Galilee. So, sinasalo ng Sea of Galilee yun, yung tubig mula dito sa taas. At that's why, isa ito sa pinaka-makasaysayan at hindi pwedeng ibigay ng mga Israeli sa mga Muslim na katabi nila. At kung bakit pinag-aagawan ng Golan Heights, malalaman nyo rin yan, mamaya-maya at mamaya sa continuation ng lessons. For the meantime, tanawin nyo, welcome to Golan Heights, welcome to Upper Galilee, welcome to the land of Bashan, welcome to the city of giants. Okay? So, tingnan nyo po yung cherry, to the left, to the right. Parang naanapod na cherry, no? Kung sa Bisaya ba? Sa mga Ilocano, hindi ko alam. Kung ano na ako. Wala ng cherry. This is the way going to Mount Hermon anyway. Ayun, tingin po kayo sa harapan, yung old Roman ruins ng Nimrod Fortress, yan po yan. So si Nimrod ay isang great mighty warrior. So yan, no? Pwede nyo i-google si Nimrod Fortress po sa taas, no, ng bundok. Alam nyo kung bakit na yan? It's because that is the technique of the Romans to create a fortress in the middle of the forest or mountain para meron silang abante doon sa kalaban. At saka, I think this is the sign of victory ni nila Nimrod, no? Na itinaya yung fortress na ito kung hindi ako nagkakamali. Ano po? So, to the left side, that is Nimrod Fortress, yung ruins na yan. Welcome to Cherry Farm. Papasok na po kami sa Cherry Farm. Siyempre, may pila ayuda na naman kami. Hindi na matangkad dito. Ako! May mapipitas kaya ako. Marami po akong ayudahan. Marami po nagmamalong. Abuda. Alam mo kung ano sa pato? May upuan, pumatong ako. Ang ebidensya ko, ako pa yung pumutol. Huwag niyong putulin yung badsa, yung prutas lang ha, na may tangkay, okay? Pag pinutol niyo yun, hindi na mamumunga yung ano, yung cherries. Lamang ang matangkad. Anyway. Tanggap ko na. Ang sakit. Ang talaga na matatakit. 5 minutes. Sige, sinasample ko lang. Sige, naman. 5 minutes, 5 minutes.
nag-umpisa na sila sa bahay. Oo, may tangkayak. Pero patikman nyo, nag-umpisa na sa bahay. Sabi mo, huwag muna kainin. Sabi mo. Paano sis? Ayan na yan! Pakita mo nga! Ayan iba na matangkad! Iba na matangkad ah! Ayoko, ayoko tumuntok! Baka bumigay yung bako! Ito po oh! Pakihuli nga po ito ng umuha ng cherry! Ito talaga ng pinagpala! Kita niyo yung mga prutas dito? Cherry. Maliliit to kasi yung matataas ay nasa upper part ng puno. So, better na umakit kayo para mag-ladder kayo para Kamuhiya, walang tangkay lahat yung kumuha ng matataas. Kaya? So, yun na. Kapalaman, tamad yung matataas. So, ito yung akin. Ito ng akin nabili. Meron nga, walang tang kayo. Magpapara talaga tayo. Dito talaga tayo sa arawan. Para. Wala namang isulungan eh. Dito ka. Dito, yan ako kumakain kanina. Tara. So, para pangkita nyo kung gaano kalaki yung kanyang cherry tree. Ayan. So sabi nga hindi siya ganong kahitik ngayon kasi parang may pandemic din daw sila. So yun na. Diba? Ano ba sabi mo? No cherry. Comment. No comment. Binibigyan ano siya. Ano ba dagdagan yata natin? Bakit? May isang kilo na ba to? Dadagdagan naman niya no? 40 daw isang kilo. 40 isang kilo. 40 isang kilo. Bayad na kami. That's it, must pick.